Isa po mamagpalang umaga sa ating lahat. Tayo po ay sama-sama magpuri sa ating Panginoon. Tunay po na hindi hadla ang ating pinagkaraanan ngayon upang tayo po ay patuloy pa rin makapagpuri sa ating Diyos. Kaya tayo po ay masamahan at ating awitan at pumigil ng ating Diyos. Thank you.
Mapagpalang araw po sa inyo at maraming salamat po sa inyong pakikisama sa pagbabahagi po natin ng salita ng ating Panginoon. At patuloy po nating pinagdarasal sa ating Panginoon ang sitwasyon na ating naranasan ngayon sa ating bayan. Ang pagtaas muli ng mga cases ng mga dinapuan ng COVID-19 virus. At inaalala rin po natin sa araw na ito yung mga kakilala at kapatirad natin na nakikipaglaban para sa kanilang kalusugan, sa kanilang pinagdaraanan ng mga karamdaman. Nawa po yung patuloy na patnubay at kalakasan at pagpapagaling na mula sa ating Panginoon ang kanilang maranasan. Sa kabilang banda, ito rin ang isang araw na napakahalaga sa marami nating kababayan. Ito ay ang umpisa rin ng tinatawag natin pag-observe ng Holy Week o yung Semana Santa. Isa sa mga eksena ang ating makikitang madalas noon, lalo na nung panahong wala pang mga lockdown, ay maraming tao ang nagdadala ng palaspas. Ito ay isang tradisyon na hango sa istorya sa Biblia, na kung saan makikita natin na si Kristo ay pumasok sa Jerusalem, maraming tao ang sumalubong sa Kanya, nag-aawitan dahil sa Kanyang pagdating. At gusto po nating ito ay ating pag-aralan at tignan natin yung mga puntos na pwede po nating maiugnay sa ating nararanasan ngayon. Mababasa po ito sa Lucas 19 verses 28 hanggang 44. Basahin po natin. Nang masabi niya ang mga bagay na ito, nagpatuloy siya na umakyat tungo sa Jerusalem. Nang siya'y malapit na sa bundok na tinatawag na Olibo, ay sinugo niya ang dalawa sa mga alagad na sinasabi, "Pumunta kayo sa katapat na nayon at sa pagpasok niyo roon ay makikita ninyo ang isang nakataling batang asno na hindi pa nasasakyan ng tao. Kalagan ninyo iyon at dalhin ninyo rito. At kung may magtanong sa inyo, bakit ninyo kinakalagan iyan? Ganito ang inyong sasabihin, kailangan siya ng Panginoon." Ang mga sinugo ay pumunta at natagpuan ang ayon sa sinabi niya sa kanila. Nang kinakalagan nila ang batang asno ay sinabi sa kanila ng may-ari nito, "Bakit ninyo kinakalagan ang batang asno?" At sinabi nila, "Kailangan ito ng Panginoon." Dinala nila ito kay Jesus at ipinatong nila ang kanilang mga damit sa batang asno at isinakay nila si Jesus doon. At samantalang siya'y nakasakay, inilatag ng mga tao ang kanilang mga damit sa daan. Nang malapit na siya sa libis ng bundok ng mga Olibo, ang lahat ng napakaraming mga alagad ay nagpasimulang magalak at magpuri sa Diyos nang may malakas na tinig dahil sa lahat ng makapangyarihang gawa na kanilang nakita na sinasabi, "Mapalad ang hari na dumarating sa pangalan ng Panginoon, kapayapaan sa langit at kaluwalhatian sa kataas-taasan." Ilan sa mga pariseo na mula sa maraming tao ay nagsabi sa kanya, "Guro, sawayin mo ang iyong mga alagad." At sumagot siya, "Sinasabi ko sa inyo na kung tatahimik ang mga ito, ang mga bato'y sisigaw." Nang malapit na siya at nakita ang lungsod, ito'y kanyang iniyakan na sinasabi, "Kung sa araw na ito ay alam mo sana ang mga bagay na tungo sa kapayapaan, subalit ngayon nakakubli ito sa iyong mga mata. Sapagkat darating sa iyo ang mga araw na ang mga kaaway mo ay magtatayo ng muog sa palibot mo at paliligiran ka at gigipitin ka sa bawat panig. At ibabagsak ka sa lupa, ikaw at ang iyong mga anak na nasa iyo. Sa iyo'y hindi sila magiiwan ng bato sa ibabaw ng kapwa bato, sapagkat hindi mo kinilala ang panahon ng pagdalaw sa iyo." Isa sa mga paboritong hashtag ng mga millennial ngayon ay ang FOMO o yung Fear of Missing Out. Yung gustong lahat matikman maranasan dahil ayaw na ayaw nila na sila ay nale-left out o napag-iiwanan. Kaya nga ang madalas na kadugtong ng FOMO ay ang salitang sana all. Kasi gusto ay kung anong meron sa iba ay gusto rin nilang magawa. Ayaw nila na may nami-miss out. Gusto nila nakakasabay sa kanararanasan ng iba. Dito sa kwentong ito, bagamat maraming aral ang pwede nating talakayin, maraming detalye ang pwede rin ipaliwanag, pero gusto kong mag-focus tayo doon sa isang napakahalagang eksena. Ang umiyak si Jesus, ang tumangis ang ating Panginoon. Sa mga eksenang ito, maraming mga tao ang kumakanta. Marami ang mga taong masasaya, pero bakit may naiyak? Ito ay ang ating Panginoon. Ito ay eksena na nage-expect ang mga tao ng pagbabago at pagtatagumpay, pero bakit tila baligtad ang nangyayari? Bakit tinawag nila itong matagumpay o triumphant entry? Pero sa mata ni Jesus, hindi siya natuwa sa nakita niya. Ano mga hindi natin alam sa nangyayari na dapat nating maunawaan? Ang mga naitala rito ay ang kasaysayan ng huling linggo ni Jesus dito sa lupa. Sa aklat ng mga Gospels, ang mga nakalista rito ay ang pinakamahalaga o yung climax ng istorya. Dito kasi magkakaalaman kung ano yung mangyayari sa bida at maging sa mga kontrabida. Dito rin natin makikita yung mga maraming unexpected
at mga biglaang pagbabago sa loob lamang ng isang linggo. Somehow, makaka-relate tayo dito. This week, biglang may pagbabago nangyari. Maraming pagbabago ang ikinabigla ng maraming Pilipino. Biglang nagkaroon ng ECQ. Biglang walang physical gathering. Biglang balik tayo sa online. Biglang mag-a-adjust na naman ang ating mga kababayan. Nandyan na rin muli yung intense ang mga eksena sa ating mga komunidad. May mga bagay tayong dapat pag-ingatan at paghandaan. At anytime, pwedeng makaranas tayo ng mga bagay na maaaring magpabago ng ating kalagayan. Now, balik tayo dito sa kwento. Sa loob lamang din ng isang linggo, maraming pasabog ang magaganap. Maraming mga eksena ang nakakagulat na magpapabigat ng mga eksena sa huling linggo ng ating Panginoong Hesus. Tingnan natin ang background. Ano yung mga eksena na may mabigat na implikasyon sa kwentong ito? Una, ang pahayag ni Hesus na mamamatay siya sa Jerusalem. Si Kristo ay madalas niyang sinasabi in public. Mamamatay siya at kailangang mangyari yon dahil ito ang nakatakda. Ito rin ang mga mababasa sa mga sulatin sa Lumang Tipan. At ang lugar ng kanyang kamatayan ay ang Jerusalem. Ikalawa, ang paghihintay ng mga tao sa ipinangakong hari. Ang Israel ay napakatagal nang naghihintay doon sa mga binabasa nilang propesiya na darating ang Panginoon, na darating ang hari, at ang lugar ay mismong sa Jerusalem. Matagal-tagal na panahon din ang kanilang pagdurusa. Ngayon naman, sakop sila ng bansang Roma. Kaya hangad nila ang lumaya at matigil itong pang-aabuso na ginagawa sa kanila. Ikatlo, ang pagdiriwang ng Paskwa ng maraming tao. Napakaraming tao noong mga panahong ito sa huling linggo ni Jesus. Ito ay isang selebrasyon na kung tawagin nila ay Passover. Inaalala yung pagtakas nila sa Ehipto. Kumbaga, ito yung kanilang Independence Day. Nakalaya sila sa pagkakaalipin. Sineselebrate nila itong sama-sama ang pamilya. Kaya nag-uuwian ng marami sa kanilang mga tahanan. Kahit na nakatira pa sa malayong bayan, kailangan nilang lumuwas pa uwi. May damdaming pagkamakabayan dahil gusto nating lumaya, pero naroon din yung damdaming espiritual na inaalala ang kabutihan ng Diyos, at naroon din ang paglilinis nila o yung consecration na tinatawag. Kung atin titingnan, gusto ba ni Jesus pumunta sa Jerusalem? Check. Gusto ba ng mga tao na magkaroon na ng hari? Check. Magtatagpo ba si Jesus at ang buong bayan? Check. Pero pipigilan iyan. Ang mga ito ay sapat ng dahilan para kabahan ang mga nasa posisyon ng mga panahon na iyon, ang mga Pariseo at mga Sanhedrin. Pumapabor ang mga eksena para iluklok na sa pwesto ang kanilang bagong hari. Sinasabayan pa ito ng pag-trending ng ating Panginoong Hesukristo. Naging hype ang kanyang mga eksena. Usap-usapin na siya ay daraan sa Jerusalem. At isa sa mga istoryang nagpa-trending sa kanya ay may kasakasama siyang dating bangkay na ngayon ay buhay na buhay. Siya ay si Lazaro. Kumbaga sa headline, bangkay noon, naglalakad na ngayon. Makikita ito sa selebrasyon. Kaya ang mga tao ay ganun na lamang ang kanilang pagka-intriga, at yung iba naman ay naghihintay talaga sa ating Panginoon. Kaya ang mga nasa pwesto nung panahon na yun ay kabado na. Pero dahil makapangyarihan at hindi matanggap si Kristo, gagawa sila ng paraan para ang mga eksenang ganito ay kanilang mapigilan. May sapat na dahilan kung bakit dapat silang kabahan. Ito ay ang mga eksenang nagaganap sa paligid nila ng mga panahong iyon. Ang mga eksena katulad ng mahalaga ang Paskwa, ayaw nilang masira. Tradisyon na ito taon-taon. Ikalawa, sagrado kaya dapat walang gulo. Okay lang na magdiwang, okay lang mag-celebrate. Basta importante, walang mangyayaring gulo. Kaya mainit ang mga mata nila sa mga mass gathering. Ayaw nila na magkaroon ng mga protesta o makarating kay Pilato na may kaguluhang nagaganap sa kanilang pagdiriwang. Ikatlo, pipilitin nilang iluklok si Jesus. Hindi sila believe kay Jesus, pero ang mga tao nagkakagulo at naiintriga kay Jesus. Ang taas ng popularity rating ng ating Panginoon ng oras na iyon. Viral na viral siya that time, kumbaga sa panahon natin ngayon. Ang mga ito ay mga bagay na sobrang ikinagalit ng mga Pariseo. Nagtulak sa kanila para sila ay mag-meeting ng face-to-face. Ano ang agenda? Paano natin mapipigilan yung trend na nangyayari tungkol kay Jesus? Paano natin mapipigilan ang mga tao na dubugin si Jesus? Kaya nagpalabas sila ng abiso. Kung sino man ang makapagsasabi kung nasaan si Jesus, ay mabibigyan pa siya ng pabuya.
Kaya kung pupunta si Jesus, dapat sana pasimple lang o patago. Pero ang mga eksena ay pinahalata talaga ni Jesus na ang pagpasok niya ay lantaran doon sa siyudad ng Jerusalem. Kaya ito yung pang-apat, ang paglantad ni Jesus sa publiko. Kung kailan kapistahan at maraming tao, imbis na patago dahil may banta, center of attraction ng ating Panginoong Jesucristo. Para sa kanila, dumadaan yung famous o yung viral na healer, yung nagpapagaling. Hindi lamang yon, bagamat si Kristo pa lamang ang pag-uusapan ay dinudumog na ng mga tao kasama sa mga balibalita na naroon yung dating patay na muling binuhay. Yung ex-bangkay na ngayon ay buhay na buhay, sinasalubong ng maraming mga tao. Gusto nilang makita ang ating Panginoong Jesucristo. Pwedeng ang iba ay naiintriga. Pwedeng ang iba ay gusto ring makaranas ng himala. Pero higit pa rito, malakas ang balibalita na ang trono ng paghahari ay meron ng aangkin. Kumbaga, finish na, dumating na siya. Tapos na ang ginagawa nating paghihintay. Pagkatapos, ang una pang ginawa agad ni Jesus ay kanyang nilinis ang templo at nakita ito ng maraming tao. Binangga ni Jesus ang mga maimpluensyang tao sa templo. Ano kaya ang kasunod na gagawin niya? Ano ang sasabihin niya kay Pilato? Sa mga politikong meron tayo dito sa ating bansa, kapag may nagpapakita ng interes sa isang posisyon sa gobyerno, makikita natin agad na namumulitika o nangangampanya na. Kumbaga, alam na alam natin sa mga balita kung sino ang tumatarget ng posisyon. Pero dito sa kwento, tahimik pa nga si Jesucristo. Ang mga tao kasi mismo ang maririnig na gusto siyang iluklok. Lumalabas mismo sa kanilang mga bibig ng mga taga-Jerusalem na ito na siya, yung hari ay atin ang ilalagay. So merong kilusan na nangyayari. Kaya ang ginawa na makikita natin sa aklat ng Juan chapter 11 verses 45 hanggang 48, ang sabi dito, marami sa mga Hudyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sa kanya. Ngunit ang ilan sa kanila ay pumunta sa mga pareseyo at ibinalita ang ginawa ni Jesus. Kaya tinipo ng mga punong saserdote at ng mga pareseyo ang mga kagawad ng Sanhedrin. Anong gagawin natin? Wika nila. Gumagawa ng maraming kababalaghan ang taong ito. Kung siya'y pababayaan natin, mananampalataya sa kanya ang lahat. Paririto ang mga Romano at wawasakin ang templo at ang ating bansa. So naroon ang kanilang pangamba. Naroon na meron silang bagay na gustong proteksyonan. Ang malaking concern ng mga saserdote ay ang templo na kanilang teritoryo. Ang templo ang kanilang buhay, ito yung pinakamahalaga sa kanila sa pag-aakalang nagagawa nila ng pabor ang Diyos. Ikalawa ay nakikita nito yung halaga nila sa mga tao. Sabi doon sa verse 53, mula noon binalangkas na nila kung paano ipapapatay si Jesus. So nabuo yung plano. Kaya't hindi na siya hayagang naglalakad sa Judea. Sa halip, siya'y nagpunta sa Ephraim, isang bayang malapit sa ilang, at doon siya nanirahang kasama ng kanyang mga alagad. Nalalapit na ang pista ng Paskwa, maraming mga tagalalawigang pumunta sa Jerusalem bago magpaskwa upang isagawa ang paglilinis ayon sa kautusan. Hindi nila nakita si Jesus sa templo, kaya't nagtatanungan sila. Anong sa akala nyo? Paririto kaya siya sa pista o hindi? Ipinag-utos ng mga punong saserdote at ng mga pareseyo na ituro ng sino mang nakaaalam kung nasaan si Jesus upang siya'y maipadakip nila. So nagkaroon ng isang malawakang abiso na si Kristo ay persona non grata, na hindi pwedeng putumuntong man lang sa siyudad ng Jerusalem ang ating Panginoong Jesucristo, kundi ay dadakpin siya. Kaya ang pangamba ng mga Hudyo sa panahong ito ay magtatagal pa ba ang ating pagdurusa? Magtatagal pa ba tayong sakop ng bayang Roma? So ang kanilang concern is about freedom and convenience. Paano na ang ating kalayaan? Pero sa mga mata ng saserdote at paresayo, mawawala ang kanilang trono, mawawala ang kanilang impluensya sa tao once na ang mga tao ay nanalig sa ating Panginoong Jesucristo. Napakahalaga sa kanila, ang issue nila ay popularity and control. Paano na yung ating kapangyarihan? Subalit iba ang bagay na nasa isip ng ating Panginoon. Iba ang pinahahalagahan ng Panginoon, hindi katulad ng kanilang mga hinihiling na mga bagay na pansamantala lamang. Matagumpay nga bang maituturing natin ang pagpasok ng ating Panginoong Jesus sa Jerusalem bilang hari? But the question is, according to whom? Sino ang makapagsasabi kung tagumpay nga ba ito?
Well, it depends sa ating perspective. Sa spiritual perspective, sa point of view ng ating Panginoon, ginawa niya ang dapat gawin dahil ito yung nakatakda. Alam natin ito'y matagumpay, pero sa mga mata ng mga taong naroon, iba ang kwento. Ginawa ng Panginoon ang lahat ng bagay ayon sa nasusulat. Nandiyan ang pagsakay sa asno. Isa sa makikita natin, ito ay katuparan ng inihula sa aklat ng Zechariah chapter 9 verse 9. Ang sabi doon, Sion, magalak ka at magdiwang, umawit ka ng malakas o Jerusalem, pagkat ang hari mo ay dumating na. Mapagwagi at mapagtagumpay, mapagpakumbaba siya at nakasakay sa isang bisirong asno. Makikita rin natin dito, maging yung pagsasaya ng mga tao ay naisulat din sa Lumang Tipan. Bagamat sa John chapter 12 verse 13 ang sabi, kumuha sila ng mga palapa ng palma at lumabas ng lungsod upang siya'y salubungin. At ganito ang kanilang sigaw, Hosanna, purihin ang dumarating sa ngalan ng Panginoon, purihin ang hari ng Israel. Pero mababasa natin sa Psalms 118:25-26, O Lord, save us. O Lord, grant us success. Blessed is he who comes in the name of the Lord. From the house of the Lord, we bless you. Maging yung pagdiriwang ng Paskwa ay naaangkop sa timing ng mga nangyayaring eksena. Sabi sa John 19:16, kaya't si Jesus ay ibinigay sa kanila ni Pilato upang ipako sa krus. Anong meron? Alas 12 ng tanghali, sinabi ni Pablo, ito ang inyong hari. Ang sagot ng mga tao, ipako siya sa krus. Ang tanong ni Pilato, bakit ninyo ipinapapako sa krus ang inyong hari? Ang sagot nila, wala kaming ibang hari kundi ang Cesar. Pagdating ng alas 3 ng hapon, si Kristo ay pinako sa krus at siya ay namatay. Ang pagkatay ng mga tupa para sa Paskwa ay ginagawa tuwing alas 3 din ng hapon. Ito ay ang sakripisyong kanilang ginagawa na nakasanay na. Gabi sila kakain bilang pag-alala sa pagliligtas ng Diyos sa kanilang bayan at iyon ay ginagawa nila paulit-ulit. Ang ilan sa mga ebidensyang ito katulad ng pagsakay ng asno, yung pagsalubong ng mga tao, maging yung petsa ng Paskwa, ay ilan lamang sa mga ebidensya na ating mapapatunayan ang pagdating ng Panginoon ay nakatakda. Ito rin ay direktang pag-angki ng ating Panginoon na as if sinasabi niya sa mga tao that I am the Messiah, I am your King. Ito ay pagpapakita at patunay sa mga tao na dumating na ang kanilang pinakihintay na ari. Alam ni Jesus na madaling bumaliktad ang mga taong kanina'y kumakanta at sumisigaw. Alam ni Jesus ang masamang balak ng kanyang mga kalaban. Alam ni Jesus ang mga sigawan at pagsasaya ay mapapalitan ng paghatol sa kanya. Alam ni Jesus na ang ilang araw lamang na natitira ay malalagutan ng kanyang hininga na nakabilad sa araw doon sa krus. Alam ni Jesus ang hirap na daranasin niya. Bagamat kahit alam niya, nagpatuloy pa rin si Jesus dahil ito ang kalooban ng ating Amang nasa langit. Sa point of view ng mga tao, marahil sinasabi nila, masaya kami kasi ibibigay na ang matagal naming hinihiling. Pero sa point of view ng mga Pariseo, nababahala kami dahil mawawala sa amin ang pwesto na pinaka-iingat-ingatan namin, ang pagkilala ng mga tao sa amin, ang tradisyong pinakamamahal namin, lahat ng ito ay threatened. Bagamat inaabangan ng ating Panginoong Jesucristo nang siya'y dalhin kay Pilato, subalit wala man lang imik ang ating Panginoong Jesus. Ni walang political speech or motivational speech na binigay man lamang. Maaring yung excitement ng ilang tao ay nawala, nanlamig ang ilan. Maaring nagbulong-bulungan pagkatapos. Imagine kung paano sila na-disappoint. Yung mga sumisigaw ng Hosanna and later on ang kasunod na maririnig sa paligid ay crucify him. Imbis na matagumpay at makapangyarihang hari, ang makikita nilang susunod ay sugatan, duguan at hindi man lang makalaban. Lahat ng ito ay batid ni Kristo. Pero gusto kong tignan natin ang puso ng ating Panginoon. Doon sa verses 41, nang malapit na siya at nakita ang lungsod, ito'y kanyang iniyakan. Umiyak, nalungkot, lumuha ang ating Panginoon. At ang sunod na talata ay ito. Ang kanya sinabi, kung sa araw na ito ay alam mo sana ang mga bagay na tungo sa kapayapaan, subalit ngayon nakakubli ito sa iyong mga mata. Sapagkat darating sa iyo ang mga araw na ang mga kaaway mo ay magtatayo ng muog sa palibot mo at paliligiran ka at gigipitin ka sa bawat panig. At ibabagsak ka sa lupa. Ikaw at ang iyong mga anak na nasa iyo, sa iyo hindi sila magiiwan ng bato sa ibabaw ng kapwa bato sapagkat hindi mo kinilala ang panahon ng pagdalaw sa iyo. Parang gusto sabihin ng Panginoon, kung alam mo sana, pero hindi mo alam. Kung nakita mo sana, pero ngayon ititago na sa iyong mga mata. Kung kinilala mo sana,
pero ngayon magdurusa ka. Lumuha ang ating Panginoong Hesus dahil sa kawalan ng kapayapaan ng mga tao. Dahil kanyang binanggit, kung sa araw na ito ay alam mo sana ang mga bagay na tungo sa kapayapaan. May inaalok ang ating Panginoong Hesukristo sa kanila. Bagamat gusto nila ng kapayapaan, bagamat sawa na sila sa pananakop at pang-aabuso ng Roma, pero ibang klaseng kapayapaan ang ibinibigay ng ating Panginoon. Kung sila ay nasasakop ng kalaban, ang binibigay na kapayapaan ng Panginoon ay ibang kalaban. Ito ay ang kapahingahan at kapayapaan nila sa kanilang kasalanan at kanilang magandang ugnayan sa ating Panginoon. Subalit hindi nila naunawaan o nababatid ang plano ng Diyos. Ikalawa, lumuha ang ating Panginoon dahil sa katigasan at kasalanan na nasa kanilang mga puso. Ikatlo, lumuha ang ating Panginoon dahil sa kaparusahang darating sa mga taong naroon. Ang sabi doon, darating sa iyo ang mga araw na ang mga kaaway mo ay magtatayo ng muog sa palibot mo at paliligiran ka at gigipitin ka sa bawat panig at ibabagsak ka sa lupa, ikaw at ang iyong mga anak na nasa iyo. Alam ng Panginoon ang mangyayari dahil tinanggihan siya at may consequences ang lahat ng ito. May parusang naghihintay, bukod pa sa parusang makikita natin na sa bayang Israel ay dudurugin siya ng bansang Roma. Pero may spiritual implication din ito para sa atin. May kaparusahan ang pagtanggi sa inaalok na kaligtasan ng ating Panginoon. At lumuha ang ating Panginoong Yesus dahil sa kahabagan niya para sa mga tao. Ang puso ng ating Panginoon ay naroon sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Kanya. Nahahabag ang Panginoon sa bawat kaluluwa. At tayo ay dapat din magkaroon ng ganoong klaseng puso at malasakit sa mga taong hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. Dahil may panganib na darating, may pagdurusa na mararanasan ang mga taong hindi nakakakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Jesus Christ still weeps today. Kung si Jesus ay darating nga sa ating mga simbahan, biglang dadalaw, ano kaya ang kanyang makikita? May mga taong mukhang kilala siya, mukhang kinakantahan siya, mukhang bukang bibig siya, pero nalulungkot pa rin ang ating Panginoon. Kilala ni Kristo ang ating mga puso. Akala natin kilala natin siya, pero maaring hindi pa pala. Akala mo, alam mo kung ano'y makabubuti sa iyo, pero higit na alam ng Diyos kung ano'y makabubuti para sa atin. Maaring may binibigay ang ating Panginoon sa Kristo, pero pilit pa rin iba ang ating ginugusto. Sa mga Hudyong naroon, malaki ang mawawala sa kanila. They miss out the most important thing. Nawala ang opportunity. Nawalan sila ng tunay na kapayapaan. Nawalan sila ng paningin spiritually sapagkat nakakubli na sa kanila. Nawalan sila ng pagkakataon ngayon na matanggap yung inaalok ng ating Panginoon. Sa pagdalaw ng ating Panginoon sa kanila, ito ang bagay na hindi nila napaghandaan. Ang salitang ginamit do sa visitation ay episkopas. Sa Griego, ang ibig sabihin ng epi ay super. Yung salitang iskopas ay may kaugnayan sa mga instrumento katulad ng telescope, microscope, iskopas. Kapag pinagsama mo ang mga salitang ito, ay baka bubuo natin ng super scope. May isa pang salita na naaangkop sa salitang scope. Ito ay yung salitang visor. Magandang salita kapag pinagsama natin yung super visor. Nagmamasid at nangangasiwa. Ang salitang episkopas ay ang salita rin na pinagmulan ng salitang alam natin ngayon na bishop o tagapangasiwa at tagapangalaga ng nasasakupan. Sa Griego, ang ideya nito ay pangmilitar na kung saan ang isang general ay gumagawa ng surpresang pagbisita para tingnan kung ang mga sundalo ay laging handa pagdating sa laban. Kapag sa inspection ay naging ready ang mga sundalo, nagkakaroon sila ng pagkilala at gantimpala. Pero kapag bumisita ang general at hindi sila nakahanda, parusa ang mararanasan ng mga sundalo. Umiyak si Kristo dahil bumisita siya, dahil dumating siya at ang kanyang natagpuan, hindi nakahanda ang inaasahan niyang mga dapat nakahanda. They failed big time. They miss out the most important thing. Dumalaw ang Diyos na tutugon sa pinakamatinding pangangailangan nila, pero tinanggihan nila. At dahil doon, inani nila ang bunga ng kanilang kawalang kaalaman at pagtanggi kay Kristo. Katulad din sa atin, babalik si Kristo. Nakahanda ba tayo? Haharap pa rin tayo sa ating Panginoon sa ayaw natin at sa hindi ito mapipigilan. Nakahanda ba tayo? Isang oportunidad ang kanilang napalampas. Pero sa ating panahon ngayon, magandang pag-isipan natin. Spiritual opportunities don't last forever.
Hindi lahat ng oras nandyan ang pagkakataon. Sa isang iglap, pwedeng magbago, pwedeng mawala. Hindi humahanap si Kristo ng mga taong interesado lamang sa Kanya. Ang hinahanap niya ay mga taong handang manindigan at magpasakop na manampalataya sa Kanya. Kailangan nating magpasya sa inaalok sa ating pagkakataon ng ating Panginoon. Ano si Hesukristo para sa iyo? Remember, God made them accountable for not knowing about Him. Madalas na sinasabi natin, ignorance of the law excuses no one. Hindi pwedeng ikatwira na hindi natin alam. May pananagutan ang walang kaalaman sa darating na kahatulan. Sinabi sa Roma 1:20, mula pananglikhain niya ang sanlibutan, ang kalikasang hindi nakikita, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan, at pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng mga bagay na ginawa niya, kaya't wala na silang maidadahilan. Tandaan natin, lahat tayo mga kapatid ay haharap at magbibigay sulit. Ano sa tingin mo ang maaari mong gawing dahilan pag humarap ka sa Diyos? Sasabihin mo bang hindi ko alam? Hindi ako nabigyan ng babala? Tandaan natin, katulad ng mga nabasa natin, may pananagutan ang hindi pag-alam doon sa mga bagay patungkol sa ating Panginoon. Kung sakaling kunin tayo ng Panginoon ngayong gabi, o kung sakaling pahintulutan niya na matapos ang ating buhay, kung kunin niya na yung mga oras na pinapahiram niya sa atin, may kapayapaan ka bang nadarama sa iyong puso? Tandaan natin, know Him, no peace. But know Him, no peace. Lahat ng pagdurusan natin ngayon ay paalala na may problema ang mundong ginagalawan natin. Dumating ang ating Panginoong Hesukristo hindi para doon sa mga mapagmataas, kundi para doon sa mga nagpapakumbaba. Dumating siya hindi para alisin yung mga nananakop, kundi para doon lamang sa mga gustong magpasakop. Naghatid siya ng kapayapaan, hindi para tapusin ang digmaan, kundi ang relasyon natin sa Diyos ay mabalik ang ugnayan. Nakapasok siya sa Jerusalem, nawa ganun din sa ating mga puso, at makita ng mundo na si Jesus ay buhay at naghahari sa ating mga pagkatao. Tandaan natin mga kapatid, noong panahon ni Noe, na kung saan inutusan siya ng Diyos at siya ay sumunod, at siya ay nagbibigay babala sa mga tao, ano ang ginagawa ng marami? Pinagtatawanan siya at siya ay hinahamak at siya ay pinag-iisipan na nasisiraan sa kanyang sarili. Subalit siya ay nagpatuloy pa rin. Hindi siya pinakinggan ng maraming tao sa kabila ng kanyang sinabing mga babala. Katulad rin sa panahon natin ngayon, ang mga tao ay tila ba nagwawalang bahala. Hindi binibigyang halaga ang mga babala ng ating Panginoon. Sa panahon natin ngayon at sa mga nangyayari, takot ang tao na mamatay. Takot ang tao sa virus. Pero maaring hindi naman siya takot sa Diyos. Tandaan natin na sinabi ng Panginoon, huwag nating katakutan ang mga pumapatay ng laman at pagkatapos ay wala nang magagawa. Kundi ang dapat katakutan ay ang Diyos na matapos na bawiin ang ating buhay ay may kakayahan pa na magdala sa atin doon sa kaparusahan sa impyerno. Mga kapatid, salamat dahil hanggang dito ay pinapakinggan mo at tinapos mo ang sermon na ito. Narinig mo ang paalala, narinig mo ang babala ng salita ng ating Panginoon. Sana hindi lumuha ang ating Panginoon dahil mababaliwala ang pakikinig mo. Nawa, bigyan natin ng panahon, bigyan natin ng commitment na talagang alamin natin. Magsuri tayo, magsaliksik tayo, at binigyan tayo ng paalala, babalik ang ating Panginoon. Wala tayong maidadahilan. Kaya hindi natin pwedeng sabihin hindi ko alam sapagkat may pananagutan ito pag tayo ay humarap sa Panginoon. Nawa, sa dulo ng ating sermon ngayon at sa pagdiriwang, sa pag-alaala doon sa pagdating ng Panginoon, sa pagsalubong sa ating Panginoon, nawa sa ating mga puso ay matagpuan tayo ng ating Panginoon na kumikilala sa Kanya, nananampalataya sa Kanya, naninindigan para sa Kanya. Lalo na sa panahong ito na kailangan ng maraming taong marinig ang pag-asa na nagmumula lamang kay Hesukristo. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa kabila ng maraming mga pagsubok, maraming mga trials na aming nararanasan sa panahon naming ito. Naniniwala kami na ang lahat ng kaganapan na ito ay nalalaman mo, nababatid mo Panginoon. Humihiling kami ng patuloy na proteksyon na nagmumula sa iyo, kalakasan na nagmumula sa iyo, at kagalingan doon sa mga kapatiran namin na maaring may mga karamdaman. Subalit hinihiling din po namin Panginoon yung karunungan na mula sa iyo.
Turuan mo kami sa aming itutugon sa mga problemang ito. Turuan mo rin kami kung paano magagamit ang mga gayong sitwasyon na magdala ng liwanag sa buhay ng iba, lalo na doon sa mga taong wala pa sa inyo. Panginoon, panalimin mo kami sa pananampalataya. Gamitin mo ang mga eksenang ito sa ikatatatag namin bilang mananampalataya. At gamitin mo rin ang kaganapang ito na maging evangelistic sa buong mundo na ang mga tao ay hanapin ka at magpakumbaba at kumilala sa iyo. Panginoon, aming tagapagligtas, aming hari, binabalik po namin sa iyong papurit pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Mapagpalang araw po sa inyo lahat at maligayang pagdiriwang ng Holy Week. God bless po.